Capuso. Please welcome our very special guest today. Put your hands together for Gary Estrada. Maraming salamat. Salamat. Thank you very much. Thank you very much, Gary. Hello. Kumusta? Okay lang. Ito, ninenervyos. I haven't done this for almost 26 years. Oh my God! Ganun nakatagal. Pero marami pa rin ang hindi nababago. Nandiyan pa rin ang kakisigan. Sana naman may naiwan pa. Kasi may pumalit na sa akin dito, boy. There's Kiko, there's Rob, ang dami na eh. Sa pamilya namin, pero there will sa ano, always be Gary Estrada. Alam mo ang naalala namin sa iyo, napakabait, napakahusay makisama, napakagwapo. The Versace guy. I mean, I will not forget that pictorial. Pero bago natin puntahan yan, okay. You just celebrated your birthday. Yes. Last May 16th. Yeah. I know. Thank you very much. Happy birthday. And I was so happy kasi that's the day also that I signed with Sparkle. Congratulations. So, new management. Thank you very much. And, you know, I'm happy. Kasi natapat talaga sa araw ng kaarawan ko. Kumbaga parang Double celebration at birth to my new career. Kasi there was a time na nagkaroon ng lull sa karera ko bilang isang aktor o bilang isang artista dahil nandyan yung nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng inclination sa politika. You got into politics, yeah, politics, right. So there. Gary, anong pagkakaiba ng a man in his 50s and the 20-year-old Gary Estrada? The 20-year-old, mapusok. Talaga, maraming pagkakamali. Gaano kapusok yung pusok noon? Mapusok. Pag may ano dyan, we want to have it. Ngayon, bago ako pumasok sa isang bagay, kailangan pag-isipan ko muna ng 10 beses hanggang sa let it, you know. Wiser, in other words. In a way. Dati, ang desisyon ko, pag hindi ko nakuha, talagang masakit, talagang gano'n. Uh-huh. Tapos, nagwawala ka, kumbaga, may gano'n eh, may mga gano'ng point eh. Hindi natin maiwasan, that's part of being me. Yeah. Being me. Hindi, being you. Being me. Kasi hindi ka naman gagaling na artista pag wala kang gano'n eh. Wala kang panggagalingan gano'n, wala kang sakit, wala kang pinagdaanan na problema, wala kang pinagdaanan na lahat ng bagay. It made me a better actor and nung mga panahon na yon, kumbaga, yun yung naka-ano sa akin eh, nakatulong sa akin para pagbutihin ang aking trabaho. And God, I love my job. Ngayon mo lang marirealize na ang pag-aartista, I was very, very lucky na nabigyan ako ng pagkakataon. Even though I came from a lineage ng mga artista, even though my father was the George Trigan, you know, Tito Joseph, na kaliwat kanan, nanay, tatay ko, artista, kapatid ko, pinsan ko, lahat artista. Pero maswerte pa rin ako na nabigyan ako ng pagkakataon kasi hindi lahat nakakapasok. How big a pressure was that? Oh sobra. Dahil Estrada ka. Sobra. Dahil inyarsito ka. Oh. Sobra. Kasi every now and then, you have to live up with their, yung family name. Kasi kaya nga parating ang billing ko kay Rob at sa anak ko, kay Kiko. Kay Rob, na iyong pamangkin. Yung pamangkin ko, si Kiko naman. Kasi si Rob lumaki sa amin, lumaki sa farm ko yun, sa Quezon. Si Kiko naman, siyempre. Sa Quezon? Sa Quezon Province, San Antonio. Okay. So, lumaki doon si Rob? Lumaki siya doon, nag-aral pa siya doon. Kumbaga, okay. Si Kiko din naman. Kay Kiko kasi parang co-parent kami. Nahihiram-hiram ko lang yung anak ko. Okay. Pero si Potpo talaga, nasa amin nakatira. So, yun, wala kaming kasosyo doon eh.